Ayan mga katigma, isang tumataginting na umaga sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating Munting YouTube channel. So ngayong araw, panibagong ito na naman ang aming buhay construction ng inyong matutunghayan. Panibagong kaalaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin. O bago tayo mag-umpisa mga katigma, intro muna tayo. Pangabuhi di bihaliga, panoorin ang aming buhay. Ayan mga katigma, welcome back ulit sa ating Munting YouTube channel. So sa mga bago pa lang po na napadpad sa ating Munting YouTube channel, kung gusto niyo po ng construction tips, technique, tsaka mga DIY tungkol sa construction, so hindi po kayo nagkakamali ng channel na pinuntahan. So welcome po sa ating YouTube channel, ang Pangabuhi TV. So bago tayo magpatuloy, naway sa hindi pa po nakapag-subscribe, i-click niyo po yung subscribe button, tsaka papindot na rin ang all sa notification bell, tsaka pa-like na rin po para mag-updated kayo sa mga video na gagawin natin. So for today's vlog mga katigma, nagpe-prepare kami para sa paglalatag ng bakal natin dito sa third floor. Gaya ng mga nakaraang mga vlog natin mga katigma, nag-share din tayo sa inyo ng video na kung saan kung paano yung paglalatag ng bakal. So ito, ulitin na natin, tapos dagdagan lang natin ng ibang nakalimutan natin na sabihin sa inyo sa mga nakaraang vlog natin. Marami kasi ang nagtatanong siguro kung paano ang mag-upisa kapag naglatag ng bakal. Itong slab kasi natin mga katigma, ginamitan ito ng steel deck. So sa iba kasi ang nakikita natin kapag steel deck yung ginagamit, yung bakal nila nagiging madalang na lang. Atin naman kasi sinunod pa rin natin yung structural plan niya, kung ilang bakal yung naka-detail doon, tsaka kung ilan yung magiging spacing niya. So ito, meron pa rin tayong 25 cm na hiningi doon, so susundin pa rin natin yun para yung structural na quality nitong bahay na ginagawa natin ay andun pa rin. So kumbaga, yung steel deck na nilagay natin dito imbis na plywood, yung steel deck na to parang additional na pampatibay na lang. So yung bakal hindi tayo nagbawas, yun pa rin yung ginamit natin. So ayan, may 25 cm tayo na spacing dun sa plano natin. So ang ino natin ginawa nito mga katigma, bawat span na ito, sinintruhan muna natin. So ito kung mapapansin ninyo, meron tayo ditong tansi na nilagay. So ito yung sintro nya, ginawa natin yung sintro doon sa dulo na yon, sa area na yan, tsaka sa area na to. So yan yan, tapos gumawa tayo nung guide gaya ng nakita nyo kanina bago tayo nag intro. Ginuhitan muna natin to para dun sa paglalatag natin ng bakal, para pantay pantay tsaka magpare-parehas yung spacing ng bakal natin. So yan yung mga katigma, yung mga guhit na yan. Kung mapapansin niyo, meron na yan lahat. Pati yung dyan, ayan, meron na yan. Para yan sa butong bar mga katigma lahat. Ayan, lahat na yan. So kung natapos na natin yan, bawat span yan, yun din yung ginawa natin, sinintruan natin, tapos nilagyan ng mga marker. Ayan, so may mga marker na lahat yan. Yan kung mapapansin ninyo. Tapos ang sunod nating gawin mga katigma, kapag nalatagan na natin to ng spacing na hinihingi sa plano, kukunin na natin kung anong klaseng slab yung gagawin natin. So meron kasi tayong dalawang klase ng slab, yung one way slab tsaka yung two way slab. So dito may ginawa tayong ditong sample, ginagawa naman talaga natin to parati kapag video tayo nito kung paano kunin ito. Yan, length divide width lang yan mga katigma. So kapag ang sagot dyan less than to, ibig sabihin yan 2 way slab. So yung sagot nito 1.0 length divide width, so 2 way slab ito ginawa natin. So nilagyan na rin natin ng marker yan kung hanggang saan yung box nya, kasi may magkakaroon ng parang box to. Yan, may guhit na rin siya. Ayan, tapos dito 1 way slab tayo dito, yung area na ito. Yan, papunta dun. Yan, one way slab yan. Yun yung bangka dyan. Kasi ang sagot nyan, length divided width, ang sagot nyan greater or equal than to. So hindi pala natin na divide to, pero parehas lang sila nito, itong kabila. So yung sagot pala nito 2. So equal to 2 siya, kaya nag one way slab siya. So dito 2 way naman siya, kasi ang sagot dito 1.2, so less than to 2 way. So doon parehas lang sila ng area, 2 way slab din doon. Tsaka dito may 1 way slab tayo.
Yan yung parati nating ginagawa kapag umpisa muna tayo ng pagbabakal. I-determine muna natin kung anong slab yung gagamitin natin. So ginuhitan na rin natin ito. Hanggang dito lang yung bangka niyan, mga kadigma, yung guhit na yan. Yan. Hanggang dyan lang yan. Tapos tatagos yan dito. Hanggang dito lang din siya. Yung top bar niya. Yan, babangka na rin siya dito. So papakita na lang natin sa ibang video, mga kadigma. Meron naman tayong mga natapos na video nito. So kung gusto nyo makita, meron tayo dyan sa channel natin. So kapag na-determine na natin lahat ng mga kadigma, ginagawa natin, ayan, papalinis natin ito. So papatanggal natin yung mga dumi bago tayo maglatag. Kasi yung bakal natin galing ito sa ilalim, so hindi talaga maiwasan, may dumi talaga kasi nakababad ito sa baba. So naka-expose siya sa init at ulan. So meron na rito na latag si Uncle. Ayan, naglalatag na sila dito. So ang area kasi na ito, mga kadigma, yung short span, yung puro pa ganun. So hindi tayo mahirapan kasi yung paglalatag din ng steel di kung saan yung area na maiksi, doon tayo papunta lahat. So ayan, puro tayo pa ganun, maliban nandun sa may plywood na yun, pa ganun yung short span niya. So lalatagan muna natin ito ng pa ganun, tapos lalagyan agad natin ng patong ito na paayon sa mahabang area para magkaroon tayo doon ng bakal agad. Tapos yun na, tsaka tuloy-tuloy na tayo. So papakita na lang natin sa inyo din kapag kung paano yung paglalatag nito. So ayan, bawat marker kasi na ginawa natin, mga digma, pasensya nyo na medyo nawala na dito kasi gawang umulan kagabi. Ayan, nawala na, pero nakikita pa naman kahit papaano. Yan yung marking pin natin, 25 cm yung spacing nito, mga digma. So ang ginawa natin dito, nakatagos na siya dito sa balkonin natin. Ayan, may parapit tayo dito. Tapos yan, bali ang ginawa natin, mga kadigma, alternate siya, bawat 25 yung isa, doon ang buo, tapos dito yung dugtong, tapos ang kasunod naman dito yung buo sa atin, tapos doon na naman yung dugtong. Ayan, alternate yan. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, alternate yung bakal natin. Ayan, naka alternate siya. So hindi pa to naka align, mga kadigma, kasi wala pa tayong bakal na pagano'n, i-align na lang to. Yan, para magparehas yung spacing. Papakita na lang natin sa inyo yung paglatag nito kapag naglagay na tayo nung panibagong bakal sa taas. So nilatag na namin lahat yung bakal na nakaayon sa maiksi, mga kadigma. Tapos saka kami maglalatag ng bakal kapag natapos na namin yung mga dugtong, kasi may mga putol tayo na bakal kasi hindi naman umabot dun sa laki ng bahay, kasi 7 meters lang yata yung bakal natin na to. Ayan. So may mga putol tayo, so pinagdugtong na natin yung lapping nya. So mayroon tayong yung ginamit lang natin yan, mga diba, 50 times the diameter of the bar. So mayroon tayong 60 kasi 12 mm to. Mayroon tayong 60 cm na alaping dito. Tinalik na namin lahat yan para pare-parehas. Tinapat sa lahat sa guhit. Yan. Saka tayo maglatag ng bakal na paganon. So antabayan nyo na lang, mga kadigma, yung paglatag namin ng paganon. Papakita namin sa inyo. So stay put lang. So yun, mga kadigma, nakabit na namin yung bakal natin na butong bar. Yung paganon lahat. Ayan, okay na siya. Tapos pinatong na namin yung butong bar natin na nakaayon dun sa long span natin. So ito na yon, yung nakaayon sa long span natin. Kasi itong ilalim na to, yan, itong ilalim, yan yung inuna na tinalatag, tapos ito pinatong na natin. So yung short span nito lahat puro pa ganun, maliban lang dun sa isa ito. So yung ginawa natin, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung ginawa natin. So ito yung, mga katigma, yung unang nilatag natin dito sa nakaayon sa short span, yung ito, yung ilalim na to. Kasi lahat ng area na yan dyan, yung pagano niya, yung lahat ng short span, maliban lang dito sa isa, kasi kung mapapansin ninyo, maiksi ito. So ito yung short span niya. So ang nangyari dyan, imbis na ito yung nauna dito, ito yung nasa itaas. Ayan. Tapos nilagay muna natin yan, tinapos muna natin tong area na to. Tapos yung isang butong bar niya na naayon sa mahaba, yan yung naging
ilalim natin dito. Ngayon kung mapapansin niyo dito yung pagano niya, nasa ilalim siya, samantala dito nasa itaas siya. Ayan. Ayan. Tapos saka natin ilagay yung nakaayon sa mahaba. Ayan. So nagbaliktaran siya. Ito nasa taas. Tapos samantala dito sa kabila, nasa ilalim. Meron din doon sa kabila yung span dito, yung area na yan dyan, yung paganon yung short span. Tapos yung doon lahat halos paganon. Yung dalawa dito yung paganon. Tapos yung doon puro na paganon yung short span. So papakita din natin sa inyo yan, yung paglalatag natin dyan, kung ano yung, kung paano yung proseso ng paglalatag kapag ganon. Kasi hindi lahat ng slab, mga kadigma, pare-parehas yung area niya na nakaayon lahat sa short span, katulad nitong buong area na to. So lahat pa ganun. So hindi tayo magkakaroon ng problema, maliban lang kung yung area na yun doon eh nakapaganon yung short span, tapos yung area dito nagapaganon. So medyo challenging paglalatag nun. So ayan, kung mapapansin niyo yung steel dig natin, medyo may marka ng mga kalawang gawangang yung bakal natin, parating umuulan. So kung mapapansin niyo galing sa baba yan, medyo nagkaroon ng build up nung kalawang. So dito nung nagulan, nawawas out siya. Yan, so napupunta dito sa steel dig. So mangyayari nito, bago tayo magbuhos, lilinisan ulit natin. Natatanggal naman kasi itong mga kadigma, itong kalawang na to. Hindi siya pumapit pa. Tapos ayan, pinalit natin bawat dulo ng bakal natin na main bar para matibay. Muna natin lahat tinali dito. Tinali lang muna natin yung mga area na dapat nilang sundan, para at least kung kahit pa paano kapag naglagay tayo ng ibang kadigma natin na libor, hindi sila mawala sa tamang marka, yung ginawa natin marking pin. Yan, so sinusunod dito ito para siya na lang yung susunod na magtali. Yan, para maganda tingnan yung bakal natin, pare-pares yung spacing. Hindi man perfect, pero at least maganda tingnan. Tapos ito, ang top bar nito, mga kadigma, gagawa na lang natin ng ibang video. Bottom bar muna lahat, mga kadigma, yung ipapakita natin sa inyo. Saka na natin ipapakita sa inyo yung paglatag natin ng top bar, na kung saan magkakaroon ng mga bangka-bangka ito. Yung parang support niya sa taas. So dito papasok yung ginawa natin na box na ito. Ito. Yan. Yung two-way slab na yan. Diyan yung makikita kung ano magiging itsura niyan kapag may top bar na tayo. Pag nalagay natin ng top bar yung doon na area tsaka yung dito. Kasi hindi natin nalagyan noon kasi nga gawang parating umulan, natatanggal yung marking pin natin. So yan, nalagyan natin ng ganito to, yung top bar niya, para lubos yung maunawaan. Tsaka na natin gagawa ng panibagong video yung paglalatag ng top bar nito. Yan, para makita nyo yung magiging itsura nung tinatawag na one way tsaka two way slab. Yan. So habang yung ibang kadigma natin dito sa baba naglalagay ng mga lock natin ng beam, i-secure natin lahat yan para kapag nagpuring na, nagbuhos, sigurado tayo na hindi bibigay. Kasi mahirap kapag may load na yung loob ng beam, mahirap na maglagay ng mga suporta, mahirap na mag-repair. Napaka-hasil kapag may karga na simento to. So kailangan sigurado tayo para hindi tayo mabala sa oras kapag nag-boss na. Yan. So yan ang muna ngayon, mga kadigma. Yan ang muna ipapakita natin sa inyo, yung paglalatag lang ng bottom bar. So naway abangan nyo po yung paglalatag natin ng top bar nito, yung mga support nya, para at least malinawan kayo. So dun po sa mga nag-abang sa pag lalatag natin ito, lalive naman ho tayo, naway inyo pong subaybayan para at least kahit paano may idea kayo. So bago tayo maghiwalay, salamat muna ulit tayo sa ating mga solid viewers at sa ating mga solid na subscribers na hindi nag-skip ng ads at patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. So yan ang po muna ngayon, mga kadigma. Naway may napulot po kayong kalaman sa video na ginawa natin ngayon. Sa muli po, maraming maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.